Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dahil sa pandemic, maraming pamilya sa buong mundo ang nawalan ng mahal sa buhay. Ganoon din ang nangyari sa pamilyang tatalakayan natin sa video na ito. Ang kaibhan lamang ay hindi pumanaw ang anim na miyembro ng pamilyang ito dahil sa virus o anumang sakit. Nang makarating ang kasong ito sa mga pulis ay unti-unti nilang naungkat ang kakilakilabot na katotohanan na bumalot sa pamilyang ito sa loob ng 14 na taon. Samahan niyo ako at ating balikan ang trahedyang nangyari sa Ponamatan family. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Kerala, India. Ang Kerala ay isang maliit na state sa southwest corner ng India. Ang lugar na ito ay kilala rin sa tawag na God's Own Country dahil sa magagandang tropical destinations, green tea plantations at mga unique art forms hanggang sa iba't ibang food spices na available dito. Maraming mga turista ang dumadayo sa Kerala mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang makita ang natural na ganda ng Kerala. Ang buong Ponamatan family ay nakatira sa Kudatha Village sa Kozhikode District ng Kerala. May kaya ang pamilyang ito kaya't iginagalang sila sa kanilang lugar. Ang padre de pamilya ay si Tom Thomas Ponamatan na noon ay nagtatrabaho sa Education Department at ang asawa naman niya ay si Anama Thomas na isa namang guro. Nagkaroon sila ng 3 anak na sina Roy, Rojo at Renji Thomas. Dahil parehas na nagtatrabaho sa education sector sina Tom at Anama ay binigyan nila ng matinding importansya ang edukasyon ng kanilang mga anak. Nang magbinata ay nakilala naman ni Roy ang dalagitang si Jolly Yama Joseph sa housewarming ng kanilang tiyuhin. Si Jolly ay nagmula sa municipality ng Katapana sa Kerala. Ang kanyang mga magulang ay pawang magsasaka kaya't simple lamang ang kanilang naging pamumuhay. Ngunit kahit na ganoon ang sitwasyon ay maraming pangarap si Jolly. Nais niyang tumira sa syudad at mamuhay ng mas marangya. At isa ito sa mga dahilan kung bakit niya nagustuhan si Roy. Nahulog si Jolly kay Roy at simula noon ay panay na ang pagsulat nito sa binata. Wala pang mga cellphones ng panahong iyon kaya tanging sa sulat lamang nakakapag-usap ang dalawa. Dahil consistent ang komunikasyon ng dalawa ay nahulog na rin ang loob ni Roy sa dalagang si Jolly. Ibinalita ni Roy sa kanyang pamilya ang relasyon nilang dalawa at hindi nagtagal ay ipinakilala niya si Jolly sa kanyang mga magulang. Noong una ay hindi boto ang kanyang ama at ina kay Jolly dahil pamangkin nga ito ng asawa ng kanilang tiyuhin. Ngunit sa kabila ng mga balakid ay desidido si Jolly na maging parte ng Ponamatan family. Kahit alam ni Jolly na hindi siya masyadong gusto ng mga magulang ni Roy, ay ipinagpatuloy niya ang pagpunta sa bahay ng kanyang nobyo. Isang araw habang nagkukwentuhan sila sa bahay, ay binanggit ni Jolly na nakapagtapos siya ng kursong commerce sa National Institute of Technology sa Calicut at na mga panahong iyon ay meron na din siyang master's degree. Natuwa naman ang ina ni Roy nang marinig niya ito dahil kung talagang magkakatuluyan ang dalawa ay magkakaroon ito ng magandang career at meron ng makakatuwang ang kanyang anak na si Roy. Taong 1997, natuloy na nga ang pagpapakasal ni Roy at Jolly Yama. Nagkaroon sila ng engranding selebrasyon at imbitado lahat ng mayayamang pamilya doon, pati na rin ang mga kapitbahay at kaibigan ng pamilya. Matapos ang kasal, mabilis na naka-adjust si Jolly sa buhay may asawa. Naging maayos din ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga biyanan at mabilis siyang niyakap ng mga ito sa kanilang pamilya. Si Jolly ang tipo ng babaeng gusto ng maalawang buhay. Nais lamang niyang manatili sa bahay at asikasuhin ang kanyang pamilya. Nang mga panahong iyon ay may isang maliit na business ang asawa niyang si Roy na siyang pinagkukunan nila ng pera at si Jolly naman ay palagi lamang naiiwan sa kanilang bahay. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng kanyang mother-in-law na si Anama. Ang nais nito ay magtrabaho si Jolly
upang ma-practice nito ang kanyang napag-aralan at upang magkaroon ito ng maayos na karera. Dumaan naman ang ilang buwan ay nabuntis na nga si Jolie sa kanilang panganay na anak. Na-realize ni Anama na maaaring makasama sa pagbubuntis ni Jolie kung masyado itong mapapagod kaya't hindi na niya pinilit si Jolie na mag-apply ng trabaho. Lumipas naman ang ilang buwan ay ipinanganak na nga ni Jolie ang panganay nilang anak na si Remo. Nang lumalaki na ang bata ay muling hinimok ni Anama si Jolie na maghanap ng trabaho. Ngunit wala sa isip ni Jolie ang magtrabaho at palagi lamang sinasabi nito sa kanyang biyanan na kailangan siya ng kanyang anak. Dahil retired na si Anama ng panahong iyon ay nagpresenta ito na siya na lamang ang mag-aalaga sa kanyang apo upang makapaghanap ito ng trabaho, ngunit hindi pa rin pumayag si Jolie kaya't hindi nagtagal ay nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng magbiyanan. Dito na nagpa siya si Anama na kontakin ang ama ni Jolie. Pinapunta niya ito sa bahay nila upang makapag-usap sila at para matulungan din siya nitong kumbinsihin si Jolie na magtrabaho. Dito na kinabahan si Jolie dahil walang alam ang kanyang ama tungkol sa katauhang binuo niya upang maging parte siya ng pamilyang iyon. Ngunit bago pa man makapunta ang ama ni Jolie sa kanilang bahay, ay biglang nagkasakit si Anama. Tanghali noon nang madat na ni Ranji ang kanyang ina na namumutla sa loob ng kanilang kwarto. Sinabi ni Anama sa kanyang anak na sobrang sama ng pakiramdam niya at parang mamamatay na siya. Tumakbo si Renji palabas ng kwarto upang tawagin ang kanyang ama at mga kapatid. Pagpasok nila sa kwarto ay dito na nagsimulang magkumbulsyon si Anama at nagsuka rin ito ng napakaraming dugo. Hindi nila alam kung anong nangyayari dahil umaga ng araw na iyon ay maayos pa ang pakiramdam ng kanilang ina. Inakay nila ito sa sasakyan upang dalhin sa ospital, ngunit ilang minuto lamang matapos nilang mai-admit si Anama ay binawian na ito ng buhay. Gulat na gulat ang buong pamilya sa biglaang pagkamatay ni Anama. Totoong medyo maedad na ito at mayroon na ring mga nararamdaman, ngunit wala itong malalang sakit na maaaring maging sanhi ng biglaan itong pagpanaw. Base naman sa medical report na inilabas ng doktor, atake sa puso ang ikinamatay ng ilaw ng kanilang tahanan. Nagmungkahi ang doktor na isailalim sa post-mortem examination ang mga labi ni Anama, ngunit tumanggi ang pamilya at tinanggap na lamang na natural ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil wala na ang kanilang ina, si Jolie na ang tumayong ilaw ng tahanan sa kanilang bahay. Siya na ang humawak ng kanilang finances at nag-asikaso ng mga affairs ng kanilang pamilya. Nakipagkaibigan ito sa lahat ng kanilang mga kapitbahay at pinuntahan din lahat ng mga events na dating pinupuntahan ng kanyang biyanan. Pakiramdam ni Renji ng panahong iyon ay kinukuha ni Jolie ang pwesto ng kanilang ina sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Dito na rin ibinalita ni Jolie sa lahat na nakahanap na siya ng trabaho at natanggap siya bilang isang guro sa National Institute of Technology sa Calicut. Nang malaman ito ng kanilang komunidad ay nagdiwang ang lahat. Sobrang proud ng kanyang mga kaanak at kapitbahay sa kanya at sa puntong iyon ay nakumpirma ni Jolie na nakuha na niya ang respeto ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang linggo naman matapos ang pagpanaw ni Anama, kinausap ni Jolie si Renji at sinabi niya dito na nabasa niya ang diary ng kanilang ina. Alam niya di umano na may iniwan itong alahas at pera para sa kanya, kaya't iyon na lamang ang makukuha niya bilang mana. Hindi ito nagustuhan ni Renji, ngunit hindi siya makapagsumbong sa kanyang ama dahil na mga panahong iyon ay nagluluksa pa din ito sa pagpanaw ng kanilang ina. 6 na taon ang lumipas. August 26, 2008, ilang linggo bago ipagdiwang ang 6 na taong pagpanaw ni Anama, ay bigla namang namatay ang pinakamatandang miyembro ng pamilya na si Tom Thomuth. Muli, atake sa puso ang naging dahilan ng biglaang pagkamatay ni Tom Thomuth. Katulad ng nangyari kay Anama, hindi na rin nagsagawa ng post-mortem sa mga labi ni Tom dahil naniniwala ang pamilya na natural ang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. 4 na taon naman ang lumipas, isa na namang miyembro ng pamilya ang pumanaw. September 9, 2011. Nakita ang katawan ng asawa ni Jolie na si Roy sa loob ng kanilang banyo. Bumubula ang bibig nito at malamig na ang katawan nang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay.
Tatlong miyembro ng pamilya ang namatay sa loob lamang ng 9 taon. Ang masakit pa dito ay lahat ng pagkamatay ay biglaan. Dito na naghinala ang ibang kamag-anak ng pamilya, kaya't this time ay pumayag na silang isailalim sa post-mortem examination ang katawan ni Roy. Nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon ay na-identify na may mga traces ng lason sa katawan ni Roy. Pagkalason sa cyanide chemical ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Base naman sa imbestigasyon ng mga pulis, meron itong pinagdadaanan na financial issues ng mga panahong iyon at ito marahil ang nagtulak dito na kitlin ang kanyang buhay. Nakumpirma naman ito ng mga pulis kaya't hindi kalaunan ay isinara na rin ng mga otoridad ang imbestigasyon. Akala ng pamilya at kaanak ng Ponamatan family ay iyon na ang huling beses na sila ay magluluksa. Ngunit 2 taon lamang ang lumipas ay isa na namang miyembro ng pamilya ang pumanaw. February 24, 2014, natagpo ang patay sa kanilang bahay si Matthew Manjadial. Si Matthew ay kapatid naman ni Anama na siyang unang pumanaw sa Ponamatan family. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, hindi na rin nagsagawa ang pamilya nito ng post-mortem examination at itinuring na natural death ang nangyari kay Matthew. Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito, naging palaisipan pa rin sa lahat kung paanong nangyari ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga miyembro ng Ponamatan family. Kahit anong pag-iimbestiga ng mga pulis ay wala silang mahanap na lead na magtuturo sa kanila ng sagot sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga ito. Nagkaroon pa nga ng mga usap-usapan na maaaring isinumpa ang pamilya at marahil ay may namamahay na masamang elemento sa bahay ng Ponamatan family. Hindi pa man nakakabawi ay isa na namang kaanak ng Ponamatan family ang nagpaalam at ito ay ang 2 taong gulang na pamangkin naman ni Roy na si Alvin Zakaria. Nasa isang binyagan sila ng mga panahong iyon nang bigla na lamang nagsuka ang bata. Sa kasamaang palad ay hindi na naitakbo pa ang bata sa ospital at agad itong binawian ng buhay. Base sa medical certificate na inilabas ng doktor, dysphagia ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Kumakain ang batang si Alvin ng panahong iyon at maaaring bumara ang pagkain sa kanyang airway kaya't naubusan ito ng oxygen agad naman itong ikinamatay. Katulad ng mga nauna, hindi na rin isinailalim sa post-mortem examination ang labi ng bata. Nanalangin ang lahat na sana'y iyon na ang huling beses na sila ay magluluksa, ngunit hindi pa rin doon natuldukan ang lahat. 2 taon matapos ang pagkamatay ni Alvin, ay isa na namang kaanak ang nagpaala. January 11, 2016, ang ina naman ni Alvin na si Silly Zakaria ang pumanaw. Nasa labi si na Silly at Jolie ng mga panahong iyon dahil hinihintay nila ang asawa nitong lumabas mula sa kanyang dentist appointment nang bigla na lamang itong sumuka ng dugo at nahimatay. Naitakbo pa ito sa ospital ngunit hindi nagtagal ay binawian din ito ng buhay. Lahat ng mga naiwang kaanak ay nagluksa. Ngunit may isang tao na tila nagbunyi pa sa pagpanaw ng mag-ina. Ilang buwan matapos ang pagpanaw ng mag-ina, pinakasalan ni Jolie ang noon ay balo na din na si Sahaju Thomas. Si Sahaju ay ang asawa ng namayapang si Silly at anak naman nito ang batang si Alvin. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng pamilya at kaanak ng Ponamatan family sa loob ng 14 taon ay nagsilbing misteryo sa mga taga doon. Walang makapagsabi kung bakit unti-unting nalalagas at tila isinumpa nga ang pamilyang iyon sa India. Ngunit ng mga puntong iyon, hindi pa rin matanggap ng magkapatid na Renji at Rohu ang nangyari sa kanilang pamilya. Alam nilang may foul play na naganap at hindi sila matatahimik hanggat hindi nila nalalaman ang katotohanan. Sa kabila ng pagtutol ng kanilang ibang mga kaanak, nagdesisyon ang magkapatid na magsagawa ng sarili nilang imbestigasyon upang matumbok kung ano mismo ang misteryong bumabalot sa kanilang pamilya. Nagsimula si Renji sa post-mortem report ng kanyang kapatid na si Roy. Nireview niya ang resulta ng eksaminasyon at dito ay napansin niya na meron pang pagkain na hindi natunaw sa tiyan ni Roy nang ito ay mamatay. Nakasulat din sa report na maaaring bandang 11 ng gabi huling kumain si Roy.
Ngunit tandang-tanda niya ang pag-uusap nila ni Jolie ng araw na iyon. Sinabi sa kanya ni Jolie na bandang alas dos ng hapon huling kumain si Roy. Paanong hindi niya nakita na kumakain ang kanyang asawa bandang alas 11 ng gabi ay nasa bahay din siya ng mga panahong iyon. Si Jolie din ang palaging naghahanda ng pagkain ni Roy kaya't imposibleng hindi nito alam na kumain ito ng bandang alas 11 ng gabi. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Renji dahil sa isip niya ay mukhang may kinalaman si Jolie sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sunod nilang inimbestigahan ang school kung saan di umano nagtatrabaho si Jolie, ang National Institute of Technology sa Calicut. Nagpunta sila doon upang kumpirmahin na doon nga nagtatrabaho si Jolie, ngunit ayon sa admin ng eskwelahan ay walang teacher doon na Jolie o Joliyama ang pangalan. Ipinakita din nila ang mga school documents ni Jolie, pati na rin ID nito sa NIT at kinumpirma din ng school admin na peke ang mga dokumentong iyon. Sa madaling sabi, hindi talaga doon nag-aral si Jolie at hindi rin ito nagtatrabaho doon bilang isang guro. Lahat ng sinabi nito sa kanilang pamilya ay pawang kasinungalingan. Base din sa investigasyon ni Rohu, present si Jolie sa lahat ng pagkamatay ng kanyang mga kaanak. Si Jolie ang naghanda ng pagkain nang mamatay ang kanyang ina. Si Jolie din ang kasama ng kanyang ama nang mamatay ito. Ganoon din nang matagpo ang patay ang kanyang kapatid na si Roy sa kanilang bahay. Present din si Jolie sa binyagan kung saan namatay ang batang si Alvin. Siya din ang kasama ni Silly nang mamatay ito at present din ito nang mamatay ang kanilang tsuhin. Si Jolie ang constant sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Nang makumpirma ang lahat, pumunta sila sa police station at dito na sila nag-file ng written complaint laban kay Jolie. Nagsimula sila sa kaso ng kapatid nilang si Roy dahil ito ang pinakamalapit kay Jolie na agad namang idinugtong ng mga pulis sa limang insidente pa na nangyari sa kanilang pamilya. Nang mairehistro ni Rohu ang kaso, dito na nagsimula ang puspusang investigasyon ng mga pulis. Ipinahukay ng otoridad ang mga labi ng kanilang kaanak simula sa kanyang ina na 14 na taon ang nakahimlay. Isinailalim ang mga katawan sa forensic examination, ngunit dahil sa estado ng mga labi, ay hindi na kinaya ng local forensic team sa Kerala ang eksaminasyon. Humingi ng assistance ang Kerala Police mula sa forensic scientist from around the world. Habang nangyayari naman ang forensic examination ay inimbitahan ng mga pulis si Joliyama para sa isang interview. Nagpaunlak naman ito ng interview at marahil dahil na rin sa sunod-sunod at tila patindi ng patinding sitwasyon sa loob ng interrogation room ay masyadong na-pressure itong si Joliyama. Dito na sa puntong ito inamin ni Joliyama na nilaso niya ang pamilya ng kanyang asawa sa loob ng 14 na taon. Gulat na gulat man sa confession na iyon ay ipinagpatuloy ng mga pulis ang interrogasyon. Tinanong nila si Joliyama kung ano ang kanyang naging motibo sa pamamaslang at dito na sinabi ni Jolie ang lahat. Bawat pagpatay ay may unique na istorya. Simulan natin kay Anama Thomas na mother-in-law ni Joliyama. Ayon sa kanya, tinangka niya itong lasunin noong 2002, ngunit nung una ay hindi siya nagtagumpay. Nang muling makakuha ng tiyempo ay muli niyang nilaso ng kanyang biyanan. Isang araw habang nagluluto siya ng tanghalian ng pamilya, habang walang nakatingin ay palihim niyang nilagyan ng laso ng pagkain nito. Ilang minuto lamang matapos kainin ang pagkain kanyang hinanda ay binawian na ng buhay ang kanyang biyanan. Ayon sa pahayag ni Jolie, nainis siya dito dahil ito ang nagmamanage ng finances ng pamilya. Ipinatawag din ito ang kanyang ama sa kanilang bahay kaya't natakot siya na malaman ng mga ito ang katotohanan sa pagkatao niya. Na hindi naman talaga siya college graduate at wala din siyang master's degree. Nainis din siya sa setup na ito ang nagmamanage ng pera ng pamilya at para mapunta sa kanya lahat ng pera ay nagdesisyon siyang lasunin na lamang ang kanyang biyanan. Sumunod namang naging target ni Jolie ay ang kanyang father-in-law na si Tom Thomas. Taong 2008, nagkaroon ng financial issues ang kanyang asawa at lumapit ito sa kanyang ama upang humingi ng tulong. Hindi naman siya hinindian ito at nagbenta ng 2 hektaryang lupa. Ibinigay ni Tom lahat ng napagbentahan ng lupa sa kanilang mag-asawa.
Nang maiabot ang pera, sinabi ng kanyang father-in-law sa kanyang asawang si Roy na wala na itong kabahagi sa kanilang mga ari-arian dahil iyon na ang kanyang magiging mana. Hindi ito nagustuhan ni Jolie, kaya't nagpagawa ito ng mga peking dokumento na nagsasabing ipinamamana nito ang kanilang bahay sa kanilang mag-asawa. Nang mga panahong iyon ay tila napapansin na din ng kanyang father-in-law na masyado na siyang nagiging malapit sa pinsan ni Roy na si M.S. Matthew. Hindi nito nagustuhan na palagi itong nasa kanilang bahay sa tuwing aalis ang asawa niyang si Roy. Ngunit ang totoo ay talagang nagkaroon nga ng relasyon si Jolie at M.S. Matthew. Mukhang alam din ni Roy ang relasyon ng dalawa, ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay pinabayaan lamang ni Roy ang kanyang asawa. Dahil nga masyado ng maraming nalalaman ang kanyang father-in-law, nagdesisyon si Jolie na lasunin na rin ito. Araw-araw itong umiinom ng mushroom capsule at ng gabing iyon, pinalitan ni Jolie ang laman ng capsule ng cyanide powder. Sumunod namang naging target ni Jolie ay ang kanyang asawang si Roy Thomas. Katulad ng nabanggit kanina, nagkaroon ito ng financial issues at nalulong sa pagiinom. Hindi na ito nakabawi pa simula noon na naging sanhi ng kanilang pag-aaway. Ayaw na niyang makipagtalo pa, kaya't katulad ng dalawang nauna, nilaso niya rin ang kanyang asawa. Nang mamatay naman si Roy, nakatunog na ang tsuhin ni Roy na si Matthew. Ito ang nagsuggest na isailalim ang katawan nito sa post-mortem examination. Ngunit kahit na nakumpirma na may traces ng lason sa katawan ni Roy, ay napaniwala ni Jolie ang mga pulis na talagang nilaso ni Roy ang kanyang sarili. Dahil dito, tinarget naman ni Jolie si Matthew dahil sa pagsususpecha sa kanya, kaya taong 2014 ay nilaso niya rin ito. Ang batang si Alphine naman ang naging sunod na target ni Jolie. Dahil byuda na nga si Jolie ay nahulog ito sa pinsan ng kanyang asawang si Sahaju Thomas. Kailangan niya ng isang lalaki na bubuhay sa kanilang mag-iina. Isang lalaking profesional at may maayos na trabaho. Si Sahaju ang kanyang naging target at naging perfect candidate dahil isa itong guro sa isang sikat na eskwelahan sa kanilang lugar. Ngunit ang problema ay nang panahong iyon ay kasal na si Sahaju at meron na ring dalawang anak. Wala siyang problema sa panganay nitong anak dahil malaki na ito, ngunit si Alphine ay 2 taon pa lamang ng panahong iyon. Kung matutuloy ang kanyang binabalak ay ayaw na niyang magpalaki pa ng isang musmos, kaya't minabuti niyang iligpit na din ito. Alam niyang sobrang masasaktan ang ina nitong si Silly kung mamamatay ang bata, kaya't inuna niyang tapusin si Alphine. At hindi nga siya nagkamali. Nagkaroon ng depression sa pagkamatay ni Alphine si Silly. Kinaibigan siya ni Jolie at palaging dinadamayan sa kanyang pagdadalamhati. Sinamahan niya rin si Silly kahit saan man ito magpunta. Nang makakuha ng tiyempo, nilagyan niya ng cyanide powder ang inumin nito na agad naman itong ikinamatay. Wala nang sagabal sa kanyang mga plano, kaya't makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na nga si Jolie Yama at Sahaju. Nang marinig ng mga pulis ang rebelasyong ito ni Jolie Yama, ay nagsuspecha sila na maaaring kasabwat nito ang pangalawang asawa nitong si Sahaju. Inimbitan nila si Sahaju sa presinto upang sumailalim din sa interogasyon, ngunit kalaunan ay pinalaya din nila ito dahil walang matibay na ebidensya na magdidiin dito. Tinanong naman ng mga pulis si Jolie tungkol sa sinasabi niyang pag-aaral at pagtatrabaho sa NIT. Alam na ng mga pulis ang totoo, ngunit gusto nilang makuha ang kumpirmasyon mula sa bibig ni Jolie Yama. Dito na inamin ni Jolie Yama ang kanyang kasinungalingan. Sinabi niya sa mga pulis na araw-araw siyang umaalis ng bahay at ang alam ng kanyang mga kaanak ay pumupunta siya sa NIT school. Ngunit ang totoo ay meron siyang isang simbahan na pinupuntahan at doon siya nagpapalipas ng buong araw. Kapag ayaw naman niyang pumunta ng simbahan ay pumupunta siya sa kantin ng NIT school at doon niya uubusin ang kanyang oras. Ang nakakapagtaka lamang ay tila mahal na mahal ng mga tao itong si Jolie Yama. Wala siyang kaaway sa kanilang lugar at maging mga tao sa kantin ng school ay kanyang naging mga kaibigan. Napakaraming papuri ang ibinigay ng mga tao sa kanya dahil mabait di umano ito. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay panay din ang papuri kay Jolie
dahil ni minsan ay hindi nila ito narinig na nagtaas ng boses o sumigaw. Napag-alaman din ng magkapatid na Renji at Rohu na nailipat na din pala ni Jolie ang titulo ng bahay nila sa kanyang pangalan gamit ang peking dokumento na ipinagawa nito nang pumanaw ang kanilang ama. Nahabol naman nila ito at matagumpay na nailipat ang titulo ng bahay pabalik sa pangalan ng kanilang ama. Ngunit kahit gaano pa ito kabait, si Joliyama ay nagkasala sa mata ng Diyos at sa mata ng batas. Kaya't noong October 25, 2019, si Joliyama ay formal na naaresto sa salang pagpaslang sa anim na miyembro ng kanilang pamilya. Lumabas naman sa investigasyon na ang karelasyon niyang si SR Matthew ang nagsusupply ng lason kay Joliyama. Ayon dito, nakukuha nila ang cyanide powder mula sa kaibigan niya na nagtatrabaho sa isang jewelry store. Ang kemikal pa lang ito ay karaniwang ginagamit na panglinis ng mga ginto at silver, ngunit tanging mga lisensyado lamang katulad ng mga jewelers ang pwedeng makabili ng mga ganoong kemikal. Nakumpirma din ng mga pulis ang traces ng cyanide sa dashboard ng sasakyan nito pati na rin sa loob ng kanyang bag. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, kasama na rin ang confession ni Jolie at mga scientific findings, nag-file ang pulisya ng 1,800 charge sheet laban kay Joliyama noong January 1, 2020. Patong-patong na kaso ang isinampa kay Jolie sa pagpaslang sa kanyang mga kaanak. Dinakip din ng mga pulis ang dati nitong karelasyon na si SR Matthew, pati na rin ang kaibigan nitong si Prajit, na siya mismong nagsusupply ng lason kay Jolie. Isang lalaking nagngangalang Manoj Kumar naman ang inaresto din ng mga pulis dahil sa pamimeke ng mga dokumento na ginamit ni Jolie sa paglilipat ng mga titulo ng ari-arian ng Ponamatam family sa kanyang pangalan. Lahat ng mga lalaking ito ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulis at naghihintay ng trial. Ilang buwan naman matapos ito, nag-file si Sahaju Thomas ng divorce upang mapawalang bisa ang kasal niya kay Joliyama. Habang gumugulong pa din ang investigasyon, pinadala din ng Kerala Police ang mga labi ng Ponamatam family sa CFSL Laboratory sa Hyderabad. Kinumpirma ng mga expert doon na walang nakitang traces ng cyanide sa apat na labi na kanilang ineksamin. Ngunit ininagdag ng mga ito na maaaring hindi na matrace ang lason dahil maraming taon na ang nakalipas mula nang sila ay nailibing. Ngunit kahit na ganoon, ang mga circumstantial evidence at ang pag-amin ni Jolie ay sapat ng basehan upang mapatunayan sa korte na ito ay talagang nagkasala. Napabalita naman na noong February 27, 2020, tinangka ni Jolie na kitlin ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Jolie ay nasa kustudiya pa rin ng mga pulis at naghihintay ng kanyang trial. Kung mapapatunayan na nagkasala ito, ay maaari itong maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Base sa lahat ng ebidensya at testimonya mula sa mga kaanak ng Ponamatam family, nagawa ni Jolie ang mga krimen dahil sa pagiging ganid nito at paghahangad ng sobra. Ginusto nitong makamkam lahat ng ari-arian ng pamilya nang sa ganon ay masiguro niyang hindi na siya maghihirap pa. Nang matapos ang lahat, tumingala sa langit si Renji. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil malapit na nilang mabigyan ng hustisya ang kanilang mga kaanak. Hindi pa tapos ang laban, ngunit masaya sila dahil tinutulungan sila ng Diyos sa itaas. Ipinikit ni Renji ang kanyang mga mata habang sinasabing, "Mama, Papa, I did what I could." Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!